para kay Carlos Pero. Andito ako dahil gusto kong pagbayarin ang buong pamilya niya. Isama nila ang gagahasan sa akin. Gano'n mo ka-credible itong dalawang ito? Mama, madali lang to aregluhin. Character assassination. Sisiraan lang sila. Total to begin with, hindi naman sila malinis. So far, nung labi ang confirmed, ang dalawa doon yung nagpa-DNA test kung mag-match talaga sila sa mga labi. Ano yung isa? Hindi niyo pa alam kung nasa yung kamag-anak ng isang biktima? Wala pa. Parang yung kamag-anak talaga nila yung mga bangkay. Naalala ko kasi yung gabi na yun eh. Parang may narinig akong putok ng baril, ang daming dugo. Pinumulto ako ng tagpong yun na eh. Huwag kang papa-apekto. Ay, sinabi ko na kasi. Hindi dapat lumabas si Max at si Lala. Ganyan ang nangyayari kapag inuunang bugso ng damdamin na wawasak lahat ng plano. Kailangan managot ang mga Fiero sa ginawa ni Carlos kay Lala. Pero wala na si Carlos. Kahit anong paraan tayo, gagawa tayo. Hindi niyo pa ba ipaparenovate itong sabungan? Hindi pa pwede iparenovate eh. Sinak to crime na siya. Kapper noon, Sir Ethan. Iaalo ko sana sa inyo ulit yung dati niyong trabaho. Talaga ako? Simula ngayon mga abe, magiging driver ka na ng asawa ko. Eh, si Mila. Halika, punta natin. Mila! Ethan! Ano ginagawa mo dyan? Sing-sing ko kasi. Nawala. Nalaglag, hindi ko mahanap. Bakit? Maluwag ba? Hindi ka siya? Hindi kasi talaga ako sanay magsuot ng alahas. Kaya nilagay ko muna sa bulsa ko tapos nalaglag eh. Kaya hinahanap ko, hindi ko makita. Naku ma'am Mila, sayang. Ako na po maghanap. Baka masugatan pa kayo. Sige mga abe, salamat ah. Mila, halika na. Hayaan mo na si mga abe. Tara po. Mila, huwag ka na mag-alala. Ibibili kita ng bago. Hindi. Ethan, hindi pwedeng mawala yun. Nandiyan lang yun. Arad! Arad! Ben! Dali! Nabulong kayo dito, paghanap! Bilis! May nahulog na sing-sing. Dito, tingnan niyo dito. Baka sa kabila, baka sa kabila. Sa kabila, tingnan mo doon. Sorry.
Natakot lang ako. Mila, kinausap ko si Mang Abe. Kinuha ko siya para mag-drive sa'yo. Mabuti pumayag siya. Mga abe, special request ka ng asawa ko, ha? Pero bahala sa kanya, ingatan mo siya. Sige po, walang problema ko. Salamat, sir. Salamat. Ano, okay ka na? Oh, sorry. May kailangan lang puntahan, ha? May mga asikasuhin lang ako. Okay. Sige. Mga abe, ikaw na bahala kay Mila. Yes, sir. Lord Ben, tama. Salamat. Salamat, ha. Nakuha mo na ba yung fingerprint sa multicab? Wala pa. Yung mga DNA ng bangkay at saka ni Max at saka ni Lala. Yun, napa-expedite ko na. Dadating na yun. Kailangan na natin yung mga resulta na yun para makapag-anunsyo na tayo, para makapag-issue na tayo ng warrant at maimbestigahan yung mga Fiero. Sa property nila nakita yung bangkay. Malaking ebidensya yun. May nag-reply na sa main message ko. Kapatid daw ni Riza. Sagutin mo na. Huli mo yung address. Butahan agad. Ano ho yun? Kayo po ba si Annalyn Magnalos? Ako nga. Sino po sila? Ay, Virgilio Meneses ho, ng El Ambra Police. Nag-usap na po tayo doon sa chat. Oo. Sorry ah. Paalis na kasi ako eh. May importante akong pupuntahan. Ay, pasensya na po. Pero sinubukan ko talaga ulit kayong kausapin doon. Eh, hindi na kayo sumagot. Kaya nagbakasakali na po. Saglit lang naman to. Okay, pasensya ka na kasi wala rin naman kasi akong masyadong makukwento tungkol sa kanya. Half-sister ko siya, malayo yung agwat namin. In fact, hindi nga kami close eh, pero nag-uusap kami. Hindi nga kami nagsama sa isang bubong. Kabit nung daddy ko yung nanay niya. Eh, yung asawa niya, nakilala niyo? Hindi eh, pero alam ko may anak sila. Nakakausap ko to noon nung nawawala si Liza. May communication kami dati, kaya lang biglang naputol eh. Nawala. May picture ko ba kayo? O madedescribe niyo ba siya sa akin? Naku, wala eh. Sa telepono lang talaga kami nag-uusap. Para saan nga ba to? May nakita po kami mga labi. Kailangan namin ma-identify kung kasama si Riza doon. Diyos ko, saan niyo ho nahanap? Sa El Hambra. Kaya kailangan ho namin malaman kung siya talaga yun. Eh, kung buhay pa nga yung mag-ama niya, kayo ho ang kukunan namin ng DNA. Ganun ho ba? Sige ho. Wala pong problema. Alina. Hindi ko mapigil ang hanapin si Mami Tay. Pero wala talaga akong makita nung naghukay ako. Dahil hindi ko yata mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko mahanap si Mami. At lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mapupunta sa wala ang lahat ng pinagtrabahuhan natin. Ay itatakas natin si Max at si Lala. Itatakas? Dali. Pag-isipan natin ito ng maayos. Isa pa, meron na silang magaling na abogado. Mahusay, Tay, pero hindi tusok katulad ng mga Fiero. Hindi natin nakikita si Attorney Olga, pero ramdam ko ang manipulasyon niya. Tay, paano kung hindi makalabas si Max at si Lala? Nakita na natin ang mga bangkay. Pruweba na yun ang kahayupan ng mga Fiero. Bakit sila pa ang nakakulong? Iniipit nila tayo. Pero tama ka. Ito na ang panahon na kailangan natin tumulak pabalik. Itatakas natin si Max at si Lala. At hahanapin natin ang bangkay ni Mami. Tay, bumalik tayo sa La Muerte. Naumpisahan na natin doon.
pinaghigpitan na ni Carlos ang pagbabantay doon. Kailangan natin malusutan. Pero kung gagawan mo ng paraan, makakapasok tayo. Asawa ka na. Walang makakapigil sa'yo kahit na sinong bantay. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at i-share ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!